na rin po kami nasa tabungan dito para medyo saka sa opisina niyo po. Pero wala po kaming natatanggap po na sagot. Sino dapat magbigay na sagot? Tanungin muna kita. Importante maliwanag sa mga mata sa isipan natin. Sa SWD po. Pero patingin po namin, kayo po mayroong mga katulong sa amin. Dahil kayo po ang mayroong may lugar. Of course, gusto ko tatulungan. Pero hindi namin pera po. Kaya gusto ko maliwanag muna. Maintindihan muna natin sa isipan natin. Kanino pera ang sap? No. Yeah. Tama ka naman, gobyerno. BSWD o local? Okay, yun. Tutulungan ko kayo na maparating ko yun. Sadyang nakakahalina sa lugar na makuli. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lugar ng ganda ng Manila. Dapat ang pagkakabal ng kami ng pakala pa ibansa po eh. Okay. Wala naman po kami nakapuhang sagot. Okay. Sana po mayor itong surat namin basahin niyo para makapunan niyo naman po kami. No problem. Maraming salamat po. Parang dahil po nainig po kami eh. Yeah, I understand.
hindi lang ikaw ang nag-iisa sa mundo. Opo. Na may problema ganito. Pero maraming salamat kasi pinakinggan niyo po kami. Oo naman. Tagumimila ko. Opo. Maraming salamat po. Basta ang gagawin ko ha, ang obligasyon ko sa iyo, iparating ko yung sentimento ng mga Tagumimila sa opo. National government. Kasi ang chairman po namin, nagbigay ng, na ipinilig po yung form ng SAP sa DWD kasi kulang lang po yung 120. Ayos. Sige, ako nang bahala rito. Eh, magkita-barangay lang po kami. One thing for sure, kaya kong i-garantiya sa iyo, makakarating sa tamang tenga ito. Hindi ko kayang garantiyan yun. Pera nila yun eh. Pero ako, sigurado. Makabalita naman po kami. Eh, I'm pretty sure, pag sumulat ako, makabalita kayo. Sana po magkaroon kami. Hopefully. Pero, kaya sinasabi ko, importante lang kasi, tama yung mindset natin. Ang perang iyon, pera ng national. Kung paano yung chair minister, up to the national. Ito, natanggayaw ko sa lahat. Gusto ko lang maliwanag sa akin. Pero ngayon, forward ko sa regional office. Sa Quezon City. Sa Morayta. Mag-ingat ka ha. So yung mga kita. Pwede ka po si Nurse na. Sayang mo. Ang press ko. Thank you. Mag-ingat ka. Mainit na. Saan mo yung kapag tunog na siya? Nakikipo. Nakatanggap ng SAP. Si Sherman. Ayan, naiyak na tuloy ako. Sige lang. Ate, anong barangay ka? Barangay 498 po. Kasi ano po, ayan, naiyak na talaga. Hindi, okay lang. Okay lang. Iyak mo na yan. Igigil barangay. Hindi, dito lang kami nakasupport. Ano ba yan? Hindi na. Kasi yung mga kabarangay ko po, isang barangay kami na hindi na nakatanggap ng SAP kasi ang nagbigay ang DSWD ng 100 form. So nag-request ang chairman namin na si Michael Supenya na dagdagan. So dinagdagan po yun ang DSWD ng 120. So naging 120 po siya. Pero ang katwiran po ni chairman, kung hindi po mabigyan ng barangay ang buong barangay ng ano ng SAP, mabuti po wag na lang. So ang sabi ko naman po kay chairman, parang mali naman po yun kasi parang sinakripisyo niyo po yung mahihirap. Dahil po, ang SAP po ay mayroon pong para sa burpees, mayroon pong para sa tricycle driver, mayroon sa mga jeepney driver. Yung pong mga middle class at saka mayayaman, hindi po sila kasali. So paano naman po yung mga katulad namin na vendor na hindi po nakatanggap ng SAP at hindi po nakabigyan ng pagkakataon na makatanggap? Paano naman po yung, syempre po na lockdown? Na lockdown po kami ng ilang ba niyang? Tatlo. Nakalimutan ko, sorry. Syempre walang ano, dahil sumusunod po kami sa gobyerno at dahil na rin po sa pag-iingat. So parang ang ginawa ni chairman, ang negligence of duty po bilang chairman. Sino pong chairman lang? Michael Sapeña po. Yun lang naman po yung inilalapit ko kay mayor na kasi limang buwan na po kaming pabalik-balik sa mga ahensya pero wala naman po kaming nakukuhang feedback. Kaya ang ginawa ko po, lumapit na po talaga ako, naglapas loob na ako na kay mayor talaga ako lumapit para makakuha naman po kami ng nararapat na sagot at ng tulong bilang residente po ng Maynila. Tama po ba? So, ano, okay na po? Never po ba kayo nakatanggap? Hindi po, wala po. Talaga. Kasi yung pong inilalapit po, hindi po para rin lang sa sarili ko. Hindi po, puro buong barangay po kami. So yung kung ano naman po, yung nakaperma lang naman po namin na mahihirap din talaga, 40 families lang. So yung 40 families na yun, mayroong yung minsan may mga lola, may lolo, may mga maliliit pa na anak na sinakripisyo po ni chairman. Hindi po ba nakakaawa naman yung kalagayan nila? Sa barangay din po namin, hindi naman po talaga lahat din mahirap. Pero may mahirap din po talaga na yung iba natutulog sa ano ba yun? Cart, yung bangketa, nakakaano naman po din yung kalagayan nila. So,
Mm-hmm. So, ibig sabihin, ma'am, hindi kayo nakakuha nung simula, nung SAP? Yung first at saka po second, wala po. Wala. Oh. Kasi ma'am, yung alam ko yung SAP, di ba, DSWD yung... Opo, DSWD siya. Pero, ang ano, kahit humingi ka ng tulong sa DSWD, hindi naman po napapakinggan. Kasi, hindi ko po alam kung nakakarating ba o hindi yung inilapit natin namin na tulong. Actually, anong pa po kami humingi ng tulong ng June 18. Paano na yung napagsapan nyo ni Mayor kanina? Natutulungan po kami na maiparating yung mensahe namin sa DSWD at saka yung mga file-in namin ng mga papeles na ayun po, para po magkaroon ng sagot. Pero hindi niya po ma-assure kung mabibigyan po kami ng sa pero ano ba yun? Magagawa siya ng paraan para mabigyan ng marami po kayo, no? Sorry, marami po kayo. Marami po, opo. Ano ba nagsakling barangay po yun? Isang barangay po. Isang barangay po. Alam mo ang barangay po yun? 498 po. Ah, sa Zone 49. District? Sampalok. Ilang pamilya mami hindi nakatanggap ng SAP? 40 families po.